Tinatanong ko ba kung gusto mong sumama? Ang sabi ko, isasama kita. Abot, nanggigil na naman siya sa kapreskuhan nito. Pero sinalubong ng masamang tingin ni Brian ang asar niya. I can be one of your bodyguards. Hindi ko kailangan magsuot ng ganung klaseng damit. For sure, it comes with the high heels. Ayokong gumawa ng eksena dun. I thought you're a martial artist. A damn good martial artist. Magbalance lang ng high heels, hindi mo kaya. Hindi sa hindi ko kaya. Uncomfortable lang. Huwag kang mag-alala. Kapag nadapa ka, sasaluhin kita. Pagkasabi nun yung umalis na ito, naiwan siyang pilit na pinupulot ang nahulog na puso. Ni hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan ng ilang minuto. Masama ito. Kung makikipagpaligsahan siya sa isang demonyong kagaya ni Brian Alex Villamor, dapat ay kaya niyang kontrolin ang anumang nararamdaman niya para dito, kundi ito ang ikapapahamak niya. The following night, they have attended one of the most famous socialite gatherings in the business world. The venue of the party was one of Villamor's Realty's biggest hotels in the metro. Maraming mayayamang tao ang dumating. Base sa mga alahas, sa katawan at sa kasuotan, hindi basta-bastang mga negosyante ang mga ito. Nag-arrange ka ng ganito kagarbong party para lang ipangalandakan sa publiko na kasama mo ko? Bulong niya kay Brian habang nakakawit ang kamay niya sa balikat nito. Sa kadahilan ng anumang oras ay tatrido rin siya ng 4-inch heels niya. Nagapako sa nipis. They call it stilettos. Killer stilettos to be exact. Ang sweet mo naman. Dagdag pa niya. Nagsalubong ang kilay ni Brian. Wala itong pakialam kung panay ang flash ng mga reporters camera sa kanila. Hindi man lang ito nag-abalang ikubli ang gaspang ng ugali. Kung sa bagay, he had a demonic reputation already. Wala na itong itatago pa. Hindi sa akin ang party na to. I just own the place. The client requested my presence here. Pinagbigyan ko lang. Alam niya naman yon. Gusto lang niyang mang-asar. Pero dahil sa paraan ng pagkakasabi nito, pakiramdam niya na pahiya siya. Sumama na din ang timpla ng mukha niya. Ngaling-ngaling apakan niya ng matulis na takong ang paanong masungit na lalaking to. Nakakagigil. Sinadya niyang bumitang mula sa pagkakahawak dito. Hindi man lang ito nagtangkang bawiin ang kamay niya. Lihim na lamang niyang pinag-aralan ang paligid. Itinuon niya ang atensyon sa mga bodyguards na nakapalibot. Isang maling galaw ng mga ito, malalaman niya kung nasa paligid ang ate niya. Pumayag siyang maging pain. Dahil sa oras na lumitaw si Rochelle, may pagkakataon siyang ipagtanggol ito. Kesa naman sa nakakulong lang siya sa mansyon at hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng kapatid niya sakaling mahuli ito ng Brian. Pinabayaan siya ni Brian ang dumistansya sa dito. Ilang mga binatang mayayaman ang alam niyang nakapako ang tingin sa kanya. Nagsimula tuloy siyang mairita sa damit niya ng gabing yun. It was a long body-fitted black gown na may malalim na neckline. Kahit ayaw niya kusang gumagalaw ang umaapaw na cleavage niya sa tuwing naglalakad siya. Marahil ay yun ang dahilan kung bakit walang puknat ang tingin sa kanya ng ilang mga kalalakihan. Nakagat niyang labi. Nalasahan niyang makapal na red lipstick na ipinahid doon ng isa sa mga babaeng stylist ni Brian sa mansyon. Mas lalo siyang nairita. Walang nagtangkang lumapit sa kanya kahit pa madami ang nakatitig. Dahil ba alam ng lahat na kasama siya ni Brian? Ganito ba ang pakiramdam na maging isang partner ng isang bachelor tycoon? Gusto niyang matawa sa ideyang pumasok sa utak niya. Hinagilap na muli ng mga mata niya si Brian. Hindi niya ito kaagad nasumpungan sa dami ng mga tao sa paligid. Pero ikinagulat niya nang magsalubong ang paningin nila. Wait a minute. Did she just catch him staring at her from afar? Akala niya nag-hallucinate lang siya, pero napatunayan niyang hindi nang ikurap niyang mga mata at masumpungan itong nakatitig pa rin sa kanya. Ngumiti siya dito, yung ngiting hindi pilit, yung ngiting masaya na medyo nakasingkit ang mga mata. Tila napahiya ito, nagbaba ng tingin at tinalikuran siya. Humarap ito sa mga kausap nitong businessman. Natawa si Amanda, aasarin niya ito mamaya. Itatanong niya dito kung bakit ito nakatitig sa kanya. Natuon ang atensyon ng lahat ng isang matandang lalaki ang umakyat sa entablado upang kumustahin ang mga bisita nito. Tama nga ang sinabi ni Brian. Maybe this old man rented the whole place to celebrate his business success. And Brian was invited, being the owner of the whole place. Kumuha siya ng isang baso ng red wine mula sa dumaang hotel staff habang ang mga mata niya ay nakamasid sa paligid. Panaka-naka ay sumusulyap siya kay Brian.
naabala sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. The bachelor tycoon was wearing his favorite black executive suit. Kahit na napapaligiran ng mga gwapo at mayayamang lalaking buong lugar, ay bukod tangi pa rin ito sa lahat. Hindi niya yun sinasabi dahil sa personal niyang crush si Brian. Pero dahil yun talaga ang totoo, bukod tangi at nangingibabaw sa lahat ang taglay nitong kagapuhan. Kahit na hindi ito marunong umiti at madalas na seryoso ang muka, wala nang hihigit pa sa napaka-eleganteng paraan nito ng pagdadala ng sarili. Buong lakas niyang binawi ang paningin mula dito at ibinaling sa ibang bagay. Nakakahiyang malaglagan ng underwear sa ganito kataong lugar. Natawa siya sa sarili. Naputol na bigla ang tawa niya nang isang malakas na pagsabog ang narinig niya mula sa kanyang gilid. Otomatiko siyang napayuko, mukhang electrical failure. Naalarma ang mga tao at dumilim ang gitnang bahagi ng lugar. Hinagilap ng paningin niya si Brian. Palingon-lingon ito na parang may hinahanap. Naging abala ang mga guard sa paligid upang asikasuhin ang nababahalang mga tao. Sumagi sa utak niya, electrical failure? In a hotel like this with state-of-the-art technology? Hindi maaari. Kinutuban siyang it was just a facade to create panic. May pole play na nangyayari. Bago niya tukuyin kung ano yon, kailangan niyang masigurong nasa tabi niya si Brian at safe ito. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan nito. Ngunit isang nakaitim at nakamaskarang lalaki ang kasabay niyang tumatakbo sa gawin ni Brian. Leche, naiusal niya. Habang mabilis na tumatakbo, sinadya niyang puniti ng magkabilang side ng gown niya para makakilos siya ng maayos. Sinipa niya sa gawin ng lalaking nakamaskarang isang upuan. Tumama iyon sa dibdib nito at natigil ito pa sumandali. It was enough time for her to reach Brian first. The masked guy was fast approaching. Bago pa man ito makalapit kay Brian, ay sinalubong niya ng isang malakas na sipa ang dibdib at mukha nito. Dahilan para mas lalong umangat ang punit ng gilid ng gown niya. Get down on the floor! Utos niya kay Brian while trying to cover him. Kahit hindi pa nakakabango ng kalaban, alam niya mas marami pang katulad nito sa paligid. Lalo na nang mawala ng tuluyan ang ilaw at mga pa sila sa dilim. Are you crazy? You get down on the floor! Asik sa kanya ni Brian. Matapos siya nitong hilain sa isang sulok, naramdaman niyang ilang mga kalalakihan na nagsitakbuhan sa parteng pinanggalingan nila. Hindi siya sigurado kung mga tauhan ni Brian iyon o mga kaaway. Isa lang ang sigurado siya. Sino man ang nanggugulo, si Brian ang pakay ng mga ito. Get ready! Dinig niyang sabi ni Brian. Hinawakan nitong palapulsuhan niya ng mahigpit. She heard the sound of his badge. Bumukas ang pintong sinasandalan nila. Kaagad siyang hinila ni Brian palabas. Hindi iyon nakaligtas sa mga kaaway. Sumunod ang mga ito sa mahabang hallway na napasukan nila. Kabisado ni Brian ang lugar, kaya alam nito kung saan sila liliko. Habang tumatakbo, na uulinigan niyang kinokontak ni Brian gamit ang Bluetooth device na nasa tenga nito, ang mga tauhang naka-assign sa control room ng hotel. Kainis, dinig niyang mura nito. They're dead. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Bumibilis ang pagtakbo nito. Halos hindi siya makasabay dahil sa mataas na heels. Pakiramdam niya sugat-sugat na ang paa niya. Mahapdi na iyon. Sabay silang napayuko nang mula sa likuran ay may nagpaputok ng baril. Leche, mukhang desidido ang mga taong ito na patayin sila. Hang on, we're near the exit, sabi ni Brian. Mukhang seryoso silang patayin tayo. Tinapunan siya nito ng masungit na tingin. The badge on the last door. It opened. Bago pa man sila maabutan ng mga armadong lalaki, ay isinara na ni Brian ang makapal na steel door. They were on the basement already. Mukhang shortcut ang dinaanan nila. Isang magarang yellow sports car ang mabilis na humarurot patungo sa gawin nila. Akala niya sasagasaan sila. She was prepared to jump out of its way kasama si Brian, pero hinawakan siya nito ng mahigpit. Relax, it's mine. Get in the car, now! The car was remote controlled. She realized, wala itong driver. Brian was controlling it earlier. Nang makasakay sila, ilang nakamaskarang lalaki ang tumangkang harangin ng sasakyan. Pinaputukan ulit sila. Hindi siya magkanda o gaga sa pagyuko. Then she also realized that the car was bulletproof. Mabilis silang nakalayo sa lugar. Pero may kutob siyang hindi titigil ang mga ito. Hahabulin pa rin sila. Sino may sabing iharang mo ang katawan mo sa akin kanina? Nagpapakamatay ka ba? Galit na singhal ni Brian. I was just trying to protect you.
nakita kong papatayin ka ng lalaking yun. I can perfectly take care of myself. Sa susunod na gawin mo ulit yun, tatamaan ka sa akin. His look was deadly again. Ba't ka ba nagagalit? Ikaw na nga tong inaalala. Ganti niya dito. Isang masamang irap ang isinagot ni Brian. Hindi niya alintana kung sobrang bilis na nila. Halos hindi na niya makita ang gilid ng daan. May tiwala siya sa innate skills ng lalaking to. Huwag mo nang uulitin yon. If this happened again, run for your life. Don't try to protect me or anyone else. You understand? Just take care of yourself. Kalmado ngunit seryoso nitong sabi. Parang may malamig na kamay na humaplos sa puso niya nang marinig yon. Pakiramdam niya rin nagkarayot ang buong sikmura niya dahil sa mga salitang binitiwan ni Brian. They were heading home. His car detected several armed cars following them. Mukhang walang balak sumukong mga taong yon. Mas binilisan ni Brian ang takbo ng kotse. Ewan ba niya? Hindi siya kinakabahan para sa sarili. Mas kinakabahan siya kapag naabutan sila ng mga taong yon. At kung ano ang masamang gawin kay Brian, hindi niya yun kaya. Nasisiraan na nga talaga siya ng bait sa sarili. Akala niya malala ng pagkabaliw niya sa taong ito noon pa lang. Mas malala pa tuloy ngayong nakita at nakasama na niya ito. Hinding-hindi niya hahayaang may masamang mangyari dito. Kahit ikalumpo pa niya. Sino ba sila? Anong kailangan nila sa'yo? Tanong niya dito. Hindi ko alam. Hates never openly attacked me like this. Ngayon lang nangyari to. So I also don't have the idea of what's going on. Kailangan natin mag-report sa mga police. Baka kung anong mangyari sa'yo. Tumawa ito ng pagak. Ako talagang iniisip mo? Unahin mo muna kayang isipin niya sarili mo. Baliw ka ba talaga? Hindi siya umimik. Tama naman ang sinabi nito. I can't report this to the police. This will cause public stir. Ayokong mangyari yon. Tama nang alam nilang tungkol sa nawawalang family heirloom para maalerto ang international market. Sino man ang magtangka magbenta nun. Pero hanggang dun lang ang dapat nilang malaman. Ayokong mag-umpisa silang magkalkal ng impormasyon tungkol sa pamilya ko. Paano kung Hades nga ang gustong pumatay sa'yo ngayon? I have my personal guards. I can take care of myself. Thank you very much. Sarcastic kung sabi nito. Saan ang mga bodyguards mo, Aber? They're on their way. They need to settle the hotel perimeters first before they can leave the place para walang makitang foul play ang mga police. Sabay silang napamura when the enemy tried to shoot them again. Alam na ng mga itong hindi ordinaryong kotse ang sasakyan nila, kaya ang gulong ang pinunteriya ng mga ito at kakaibang bala ang gamit nito. Pasigzag ang ginawang pagmamaneho ni Brian para umiwas. Ubus na ang pasensya ko sa mga to. May baril ka pa? Tanong niya. What? Anong what? Sabi ko may baril ka ba? Hindi ako papayag na mamatay ka dito nang walang kalaban-laban. Uunahin ko na silang pasabugin bago pa nila tayo ma-corner. You know how to use a gun? Oo naman. Bouncer ako, remember? Professional bodyguard pa nga minsan. Anong klaseng babae ka? Tama ng daldal. Amin ang baril. A secret compartment underneath her seat is slide open. Naroon ang isang maliit na baril. It was just small, but she knew it was a high-powered gun. At alam niya kung paano umasinta gamit iyon. It's showtime. Bulong niya. She opened the window beside her and gave the people at their back bullets they deserve. She also tried to hit them by the wheels. Para hindi na ito makasunod pa sa kanila, napasigaw siya sa tuwa ng isa sa mga kotse sa likuran ng gumewang at bumangga sa gilid ng daan. Two more to go. Gumante ng baril ang mga ito, kaya kinailangan niyang itago ang ulo. Careful! Sigaw sa kanya ni Brian. Namumula ito at nababanaag niyang pag-aalalang nakaguhit sa gwapong mukha nito. Kindat ang isinagot niya dito bago muling sinungaw ang ulo sa bintana upang gumante ng putok sa mga kalaban. Amanda's energy was rising. Masyadong matinik ang mga kalaban niya. Asentado naman siya pero magaling umiwas ang driver ng mga kalabang sasakyan. Bagalan mo, baling niya kay Brian. Napipikon na ako sa mga to. Namumula na ang pisngin niya sa pagkaasar. Hindi siya sanay na hindi tumatama ang mga balang pinapakawalan niya. Simulat sa pool ng mga training na pinagdaanan niya. Niminsan hindi siya sumablay sa anumang mission na binibigay sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, nakakaraming bala na siya
Pero isang kotse pa lang ang napapatumba niya. At masakit sa pride niya yon. Lalo pat kasama niya si Brian. At kailangan niya itong ipagtanggol kahit na anong mangyari. I can't. They'll catch us. Sagot nito habang nakatutok ang atensyon sa daan. Akong bahala. Bagalan mo. Masamang tingin ang ipinukol sa kanya ni Brian. Can you just sit there and let me think? Di ako makapag-isip ng maayos ganyang nakalabas yung bungo mo sa bintana. Gusto kitang tulungan. Alam kong ginagawa ko. Magtiwala ka na lang sa akin. Pwede? Alam niya ng mga lalaking kagaya ni Brian na sanay na maging bossy. Hindi niya mamamandohan. Kahit na magtaas pa siya ng boses, ang mabisang paraan para sa lalaking ito ay ang makiusap ng may kasamang lambing. Suit the beast ego. Ika nga. Fine. Pagod na rin ako. Let's take care of them right here. His jaw tightened. His eyes narrowed in lack of patience. Napatitig siya sa panibagong bangis na gumuhit sa mga mata ni Brian. Naging mahigpit ang hawak niya sa barel. Hindi niya alam kung ano ang plano nito, pero kampante siyang kaya niyang sabayan iyon. He took another gun from the secret compartment and used one hand to handle the wheels. Napapahanga siya sa bawat galaw nito. He was a pro in everything. All right. He didn't just slow down. He backdrove the car furiously. Ikinagulat ng dalawang kasunod na kotse ang ginawa nito. Upang makaiwas ay napilitan ng mga itong gumilid at sumadsad sa mabatong parte ng daan. Brian made his way in between two smoking cars. Wala itong pinalampas na oras. Binaril nito ang bintana ng kotse ang nasa gilid nito. He didn't care if those inside were killed. His eyes were ruthless. Hindi rin ito pinalampas ang gulong ng kalaban to make sure it couldn't follow. Nang magpang-abot ng mga kotse nila sa pangalawang kotse ng kalaban na nasa side niya, it was her turn to shoot them dead. Kailangan niyang barilin ang mga ito kung hindi sila ang babarilin. She pointed her gun on the enemy's direction. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, she saw someone who shouldn't be inside the enemy's car. Rochelle, her sister. Nanlaki ang mga mata nito at umiling-iling. Parang sinasabi sa kanyang huwag iputok ang kanyang barel. Naalarma siya. Hindi niya naiputok ang barel na hawak. Dahilan para silang sumalo ng barel na galing sa kalaban. She saw someone pointed a gun at her face. In that brief moment where they cars almost beside each other. Hindi siya pwedeng yumuko. Baka si Brian ang tamaan ng balang yun. Napapikit siya. Mukhang this time ubos na ang swerte niya. Ngunit bago pa man sumayad sa noo niya ang balang yun, naisara na ni Brian ang bintana ng kotse. The bullet hit the bulletproof glass window of his car. Kainis! She heard him curse so loud. Halos ikabingi niya. Kinaabante nitong sasakyan. Pero huli na. The enemy caught the chance and blow their tire. Gumewang-gewang ang sasakyan nila. Halos malamog ang katawan niya sa alog ng kotse. Nang huminto iyon, napilitan silang lumabas. Hinawakan siya ni Brian sa kamay. At hinila papasok sa madilim at masukal na kakahuyan sa gilid ng main road. Nang lumingon siya sa pinanggalingan, ilang mga lalaking lumapit sa kotse ang iniwan nila para siya sa atin. Then she quickly took a glance of the black device Brian was holding. He pressed a button on it. His car exploded. Kadamay ang mga kalabang lumapit doon. Nahintakutan siya sa mga naganap. Sa pelikula niya lang napapanood ang mga pangyayaring ganito. Halos hindi kayanin ang dibdib niya. Parang walang katapusan ang ginawa nilang pagtakbo. Halos maubos na lahat ng stamina na nakaimbak sa katawan niya. Hiningal siya ng sobra. Nakasunod pa ba sila? He looked at his leg watch. Tila may kakayahan iyon na madetect kung may humahabol pa sa kanila. It was 3 of them left. At bumalik na sila. Wala na. Pwede na ba tayong magpahinga? Pagod na ako eh. Tila papasok sila sa isang mapuno at masukal na lugar sa isang probinsya malapit sa syudad. Ang nagsisilbing ilaw nila ay ang maliit na LED light na hawak ni Brian. Sige, pero hindi tayo pwedeng magtagal. Kailangan makahanap tayo ng telepono. Kailangan kong tumawag sa mansyon. Tumangutango siya. Dumausdo sa punong sinasandalan upang maupo. Hindi na matakpan ang mahaba niyang gown ng mga binti niya dahil sa taas ng punit nito sa magkabilang gilid. Naramdaman niyang nagsisimula ng mga teng mga yon, dulot ng matataas na talahib na nadaanan. Maswerte na lamang siya at hindi siya naka-encounter ng ahas sa masukal na daan. Nang makabawi siya ng hininga, sa kanya naramdaman ang lamig ng lugar. Pasulyap-sulyap siya kay Brian. Natatakot siyang magsalita dahil alam niyang kokomprontahin siya nito
sa kung anong nangyari kanina. Kung bakit hindi niya nagawang barilin ang mga kalaban. Hindi niya inaasahan ang pagtayo nito at paglapit sa kanya. Naupo ito sa harap niya at tumitig sa mukha niya. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Kampante na lang siya na hindi ito mukhang galit. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtitig sa kanya, hinubad nito ang jacket na suot at ipinatong sa balikat niya. Nakaramdam siya ng kakaibang init mula doon na pumawi sa lamig na nararamdaman. Naupo ito sa tabi niya. Her senses heightened. Bumilis ulit ang tibok ng puso niya. She could smell his intoxicating scent. Pinaghalo-halong cologne, pawis at natural nitong amoy. Nakakagising ng pagkababae. Leche. What happened earlier, Amanda? It was his first time saying her name like that. It felt magical. Ang lalaking pinangarap niya. At sa magazines niya lang nakikita. Sa wakas, kilala na siya. Pero bago pa man ang mga makamundong imahinasyon, kailangan niya sagutin ang tanong nito. Hindi niya pwedeng sabihin nakita niya si Rochelle. Kailangan niya munang ilihim dito ang bagay na yon, hanggat hindi pa malinaw sa kanyang mga pangyayari. I'm sorry. I'm not yet prepared to kill anybody. Dahilan niya. Kahit ikaw ang mapatay. Besides, you're not supposed to kill them. Pwede namang patamaan mo lang ang gulong nila para hindi na makahabol. Instead, you sat there like a stone, waiting for a bullet to hit your head. They almost killed you back there. You realize that? Niligtas mo naman ako, kaya okay lang. Pero wala sana tayo sa gubat na to ngayon. Napangiwi siya. Sorry na. Sa susunod, kung ano lang ang sinabi ko, yun lang ang gagawin mo. Maliwanag? Tumango na lamang siya. Tumayo ito. Tara na. Kailangan na nating makaalis dito. Dahil anumang oras pwedeng bumalik ang mga yon. Malapit na lang ang bayan. Pwede tayong magpalipas ng oras doon. Tahimik siyang lumakad kasunod nito. They reached the closest place they can rent to spend the night. It was a small motel in the barrio. Kinakabahan siya when they approached the lady at the reception. Bakit? Tila napansin ni Brian ang pagkabalisa niya sa lugar. Hindi pa ako nakakapasok sa ganitong lugar sa buong buhay ko, no? Inis itong umangil sa kanya. Ilang oras pa bago dumating ang mga susundo sa atin. Anong gusto mo? Pagpiyestahan ng mga lamok at magpagala-gala sa labas o papasok ka? Ito naman, masyadong mainitin ang ulo. Nagmo-moment lang ako. Kung may cellphone ako, baka nakipag-selfie pa ako sa'yo. Achievement na kasama kita dito, no? Pabulong niyang turan. Ano yun? Ngumiti siya ng makahulugan dito. Wala. Sabi ko, ang cute mo. Sobra. Inirapan siya nito at tinungo ang reception. Dalawang kwarto nga. Nanlaki ang mga mata niya. Anong dalawang kwarto? Hindi pwede. Kaagad siyang lumapit sa receptionist. Ay, miss. Nagbibiro lang ang asawa ko. Isang kwarto lang talaga. Aangal pa sana si Brian. Pero pinulupot niya ang kamay niya sa braso nito. Na ikinagulat nito. Han, huwag ka nang magtampo. Bati na tayo. Isang kwarto lang para tipid. Tsaka, para sweet. Para namang hindi mo ako asawa niyan. May paglalambing sa tono niya. Pero ang mga matang nakatitig dito parang nagbabanta. Gusto niyang magkasama sila sa iisang kwarto. Baka mamaya may biglang emergency. Kailangan pa niyang hagilapin ito. Nakakatakot pang mag-isa sa mga motel na ganito sa probinsya. Baka mamaya bigla siyang pasukin ng kung sino dyan eh. Balak pa man din niyang matulog. Isang kwarto na po ba, sir? Kumpirma ng babae. Pinandilatan niyang receptionist. Sabi ng isang kwarto, di ba? Sige po, at ubiling saad nito. Ibinalik niya ang tamis ng ngiti. Tapos ay tiningnan muli si Brian. He wasn't talking. Nakatingin lang sa kanya at nakapamulsa. Nang maglakad sila patungo sa binigay na kwarto, saka ito nagsalita. Napakalabo mong nilalang. Hindi kita maintindihan. Kanina asiwa ka sa lugar. Tapos makikikwarto ka sa akin. At anong asawang pinagsasabi mo? Alam mo, sa mga baryong ganito, kung papasok ka sa motel, nakakahiya kung sasabihin mong magsyota lang tayo. Hindi kasing liberated ng mga taga-Maynila ang mga tao dito. Baka pag-usapan pa tayo. Kaya mas mabuti na yun para chill lang sila. Bagay naman tayo, gwapo ka, tapos maganda ako. Sinong may sabi? Natigilan siya sa sabat nito. Ha? Sinong may sabing maganda ka?
Kumpirma nito. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Hindi ba? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nag-antay siya ng verdict pero hindi iyon dumating. Iniwan lang siya nito sa hallway na parang hindi siya kilala. Bumaba taas ang dibdib niya sa sobrang asar. Napakuyom rin ng mahigpit ang dalawang kamay niya. Tikon siyang sumunod sa kwartong pinasukan nito. Kokomprontahin niya ito. Pagsasabihan ng masasakit na salita at baka nga tamaan pa ito ng sipa sa muka. Hindi siya makapapayag sa insultong iyon. Padabog niyang binuksan ang kwarto para girahin si Brian ngunit. Brian! Natigilan siya pagharap nito. Kainis, ang gwapo.